Oo nga, Emily. Huwag kami, nakalimutan mo pa. Ewan ko na lang talaga. Pero mga sis, maiba ko ha. Ibitahin mo pala kayo sa pangalawa kasi magbubukas yung bago naming negosyo tapos isasabay na rin yung pagkasila sa bagong bahay. Aba, Sofia ha? Pakailang patayo mo na yun ang bahay? Ako, may sarili ng trabaho. Tapos ikakasal na. Si Kayla naman, may sarili ng kumpanya at masaya sa buhay may asawa. Dami na talaga nagbago, no? Sinabi mo pa, pero maiba ko, si Luna ba pupunta? Makakarating kaya siya? Sinabihan ko naman si Luna, sabi niya pupunta daw siya. Oh, ayun na pala, oh. Pinag-uusapan ka pa lang namin. Pasensya na, sobrang traffic. Wala din akong makitang paradanas sa din. Ano ka ba, te? Okay lang, nag-uusap lang kami kung gano'ng kabilis lumipas yung panahon. Oo nga, tignan mo tayo ngayon. Mula sa pagiging estudyante, ngayon nakarating na tayo sa punto na hindi naman natin inaakala. Lalo ka na, Luna. Kamustang buhay? Saksi naman kayo sa mga pinagdaanan ko. Alam niyo naman. Mga anak, magsibangon na kayo at baka mahuli pa kayo sa eskwela. Lula anak, gisingin mo na ang mga kapatid mo at baka uminit pa ang ulo ng mahal kong asawa. Ano ka ba? Tigilan mo ako pa. Nay Tay, magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga po, Nay. Magandang umaga. Magsupo na kayo. Oh. Ay, Nay, Tay, kailangan niyo po pumunta sa eskwelahan. Kailangan po kasi na may magsabi sa akin ng medalya. Ako po kasi nakakuha ng pinakamataas na grado sa section namin. Aba, napakahusay naman ang anak ko. Manang-mana kay tatay. Naku pa, kitang-kita mo sa akin ma na itong panganay natin. Huwag ka mag-alala, anak. Dadating kami ng tatay. Nak, sanggalin mo naman ate. Kain tayo sa labas. Oo nga, Nay Tay. May nakita akong masarap na kainan eh. Sige, sige. Mga anak, tamang-tama. Malaki ang sasahuri ng tatay ngayon. Yay! Dumating ka na pala. Pa, Ubik, kamusta ang araw mo sa trabaho? Ma, nagkaroon ng problema sa trabaho. Isa ako sa mga natanggal. Ako pa, paano yan? Eh, bayaran na ng mga bata sa eskwela. Tapos yung upa pa natin, nakain na po. Huwag ka mag-alala, ma. Gagawin ko yan ng paraan. Ate, pwede mo ba akong turuan dito? Ganito lang. O, patingin na itong kapatid nyo. Robert, tanghaling sapat. Ganun ipapakita mo sa mga anak mo. Lasing ka? Laray ko ang mahiya! Sinisigawan mo ka sa harap ng mga anak ko? Robert, hindi kita sinisigawan. At ikawan, dapat mahiya sa ginagawa mo sa akin. Doon ako yung pinapakita mo sa mga bata. Kung masigaw-sigawan mo ako, parang hindi mo ako asawa. Alos wala na kami makain sa bahay na to. Tapos magagawa mo pa mag-inom? Baon na tayo sa utang. Kung mamura, kung mapahiya ako ni Aling Tasim sa kalsada. Dahil lang wala tayong magbayad sa lecheng upa na to. Tapos ganun sasabihin mo sa akin? Hindi ka na nahiya. Lara, huwag mo kumasumbat-sumbatan, ha? Tingin mo, ginusto ko to? Tingin mo, ginusto ko na araw-araw nasa initan para maganap ng trabaho para sa pamilyang to? Kaya huwag na huwag mo kumasabihan ng ganan. Hindi lang ikaw napapagod. Pagod na pagod na ako, Lara. Nay Tay, tama na po. Natatakot na yung mga kapatid ko. Nakita mo, Lara? Nakita mo ginagawa mo sa mga anak mo? Tay, saan ka po? Tay, huwag na po kayo umalis! Masok mo na kayo sa kwarto. Pero Tay! Tay, ayos na po ba kayo? Oo naman.
ayos na ang nanay. Sige na, tawagin mo ang mga kapatid na pumunta sa kwarto ko. Sige na. Diyos ko, ano po pong nangyayari sa pamilya namin? Nagkapatong-patong na po ang problema namin. Ano po pa dapat kong gawin? Naguguluhan na po ako. Diyos ko, tulungan mo po ako. Lalo na po sa mga desisyon na gagawin ko. Bigyan mo po ako ng sign kung magiging makasarili ba ako o itutuloy ko ang pangarap ko. Magpapakapanganay po ako sa pamilya namin. Nay, meron po akong gusto sabihin sa inyo. Ano yun? Sumubok po kasi ako mag-apply sa isang kumpanya. Pinalad ako. Kaya po naisipan ko na tumigil muna kahit isang taon lang para po makatulong sa gastos sa bahay at para sa kapatid ko din po. Ano nag-apply? Wala ka bang tiwala sa amin ng tatay mo? Kaya ka namin pag-aralin, Luna. Kaya namin kayong pag-aralin. Ang hinihingi lang namin sa inyo ay maghintay. Nay, gusto ko lang pong makatulong sa gastusin sa bahay kahit hindi malapihan. At saka, isang taon lang naman po yun habang nag-iintay si tatay ng trabaho. Luna, yung isang taon na sinasabi mo, masusundan yan. Mapaisa, dalawa, o tatlo. Kapag nakatingin ka na ng sweldo mo, hindi ka na babalik sa pag-aaral. Makinig ka sa akin. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Nay, pansamantala lang naman po ito. Tsaka gusto ko pong makatulong sa pamilya natin. Bahala ka. Bahala ka kung ano gusto mong gawin sa buhay mo. Basta sinabihan kita. Huwag kang lalapit sa akin at magsisisi ka sa mga desisyong ginagawa mo. Lalo na yung sakripisyong gusto mong gawin para sa pamilya to. Bahala ka, ha? Ate, tingin naman akong baon. May pasok kasi ako bukas eh. Ate. Can I help you? Ate! Ate, kain naman tayo dito! Ate! Wait lang! Kain naman! Ate, pwede mo ba akong tulungan sa assignment ko? Hindi ko kasi maintindihan eh. Ate! Wait. Sabi, sandali lang. Wait lang. Ate! 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 Isa ka pa! Sandali lang! Mamaya! Mas lang ka mo na Ate! May shopping ako bukas. Pahin pera. Mamaya. Ayun na nga yung wallet eh. Sabi mamaya eh. Ano ba yan? Wala na namang wifi. Ate! Ano ba yung trabaho mo? Ang lakas naman sa wifi. Ang nakakainis naman. Huwag kang maingay. Papagalitan na ako ng boss ko. Wala kayang wifi. Luna, hindi ka na natututo. Ilang beses na yan nangyari. Paulit-ulit. Kailan ba ayusin ang trabaho mo? Ang dami nang nagre-reklamo na hindi sila makakuha ng maayos serbisyo sa'yo. Lagi na lang daw maingay. Pasensya na po talaga, ma'am. Pagbubutihin ko pa po. Dapat lang. Kung hindi, ilalagay kita on-site. Ayusin mo. Ito na ang huling beses sa pagsasabihan kita. Opo, ma'am. Pagbubutihin ko po. Dapat lang. Balik sa trabaho. Pasensya na po talaga. Nakakamiss naman. Ilang taon na rin pala. Oh, ano naman yung tinitingnan mo? Anay, mga picture namin ng mga kaibigan ko dati ng kolehiyo. Nalulungkot ka? Namimiss mo? Yan ang sinabi ko sa'yo. Kung nagpatuloy ka noon, hindi ka mag-iinarte ng ganan. Nay, gusto ko lang naman po makatulong sa gastuso natin. Ano, Luna? Sinasagot-sagot mo na ako? Kamot nakakapagpasok ka ng pera dito? Ha? Ganun ba? Ganun ba? Hindi naman po sa ganun, Nay. Ngayon, naisip ko lang naman po na nakakaluwag-luwag na tayo. Si tatay may trabaho na. Tapos si Chloe nakapagtapos na sa high school. Siguro naman po... Ano? Siguro ano? Gusto mo pumasok? Gusto mo bumalik ng eskwela? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Luna. Kung nakinig ka sa akin, oh, hindi mo na naman ako inaabtihan ng ganan. Nay naman, para sa atin din naman po itong ginagawa ko. Siguro kung hindi ko po yun ginawa, baka po lubog na tayo sa utang at wala ko tayong materahan ngayon. Gusto ko lang naman po na unahin yung sarili ko ngayon. Sinusumbatan mo ko? Nagmamalaki ka na? Kung wala ako dito, wala ka din!
Kayo po ang masagot-sagot ng ganan. Uunahin ang sarili. Kung nakinig ka sa amin, kung nagtiwala ka sa amin ng tatay mo, hindi ka maggagawa ganan. Ma, anak, ano na naman yan? Nagsisigawan na naman kayo. Anak mo eh, sumasagot-sagot. Ma, hayaan mo na si Luna. Halika, doon tayo siya sa labi, sa lubo ako. Oh, anak, kamusta? Okay lang naman po, tay. Pasensya na at minsan nyo na lang makapili ng tatay, ha? Napadistingo kasi ako sa malayo. Naiintindihan ko naman po. Ako, anak. Kilalang kilala ko ang panganay ko. Anong problema? Napapadalas ang away niya ng nanay mo, ha? Tungkol pa din ba yan sa pagtatrabaho mo? Opo, tay. Ngayon po kasi na may maayos na kayong trabaho. Gusto ko po sana mag-aral ulit. Magandang desisyon yan, anak. Alam mo, malaki nga ang hiya ko sa'yo simula nung nawalan ako ng trabaho. Ikaw yung umako ng responsibilidad na dapat ako ang nagawa. Kaya alam mo, anak, patawarin mo si tatay kung ikaw ang sumalo ng mga responsibilidad ko. At anak, malaki nga ang pasasalamat ko sa'yo at sa mga sakripisyo mo para sa ating pamilya. Ngayon, anak, siguro naman oras na para unahin mo naman yung sarili mo. Gawin mo kung ano yung gusto mo at ako bilang yung tatay, susuportahan kita. Eto, anak, pang-enroll mo. Pambili mo ng mga gamit sa school. Diba? At ako na din ang bahalang kumausap sa iyong nanay. Thank you po, tay. Pa. Oh, bukas sa deadline 'yun, 'di ba? Bukas na ba? Oo, oh, nakalagay sa anong Google Classroom din. Scrap tayo. Uy, sino na ba 'yon? Uy, sino na ba? Sino na? Tagal natin 'di ba? Ngayon ko lang nakikita. Oo nga. Sa June na din, no? Pa ano ko mag-enroll para dito sa ano. Dalawang taon na rin. Buti naman, bumalik ka na. Kaya talaga. Sige na, mabay na. Sige na, mabay ka sa akin. Mabay klase na kayo. Sige na, bye-bye. Ingat! Kahit na lang. Thank you.
tatay mano ko. Ano mano-mano? Malakas loob mo, kamata dito ang tatay mo? Imbis na makatulong ka sa mga bayarin dito? Ayan, nagkukunwari ka nag-aaral. Ay, hindi naman po sa gano'n. Anong hindi? Tapusin mo nga to? Hindi ka na nakakatulong sa bayarin, hindi ka ba nakakatulong sa gawaing bahay? Ayusin mo yan! Maliliit na po ako, nay. Tinan mo ako! Mukha ba ako yung pangalan sa pag-aaral mo? Ayusin mo! Linisin mo na! Ayos ka lang ba? Dalhin ko na yung bag mo. Alam niyo naman kung ano yung naging sitwasyon at kung paano kami nakaraos noon. Dumating pa nga sa punto na pinagdududahan namin yung desisyon ng isa't isa. Ngayon, nasa punto na kami ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Diyan na pala yung sundo ko. Si Seb, asawa ko. Kamusta? Hello. Paano ba yan? Kailangan na namin muna. Sensyo na. Importante na kasi. Sa dami ng taong nakakasalamuhan natin sa mundo na may iba't ibang pangarap at kwento, ang iba ay nagsisimula pa lang at ang ilan ay nasa kaligidnaan na. Bawat hakbang ay nababalot ng takot at pangamba. Kaya para nga pa kanino ang lua at sakripisyo.